Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay didiretso na tayo or magre-review tayo ng mga games dito sa round number 2. So 2 games ang i-analyze natin dito pa rin sa katatapos lang na 2020 St. Louis Rapid and Blitz. Okay, so ito ang pairing sa round number 2. Nakamura versus Grishuk, Perugia versus Nepominiachi, Dominguez versus Aronian, Wesley versus Hare Krishna, Magnus Carlsen versus Jeffrey Xiong. Ayan. So ang napili ko ditong i-analyze nating games ay sa laban pa rin nila world champion Magnus Carlsen and Wesley So. Okay? So yung nakikita nyong score nila dyan ha, hindi yan ang pinakaresulta ng round number 2. Yan ay score nila after round number 1. Okay? So sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze na natin sa torneyong ito, ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay? So tinanak kagad natin. Magnus played e4. Xiong played c5. Sicilian, nag-knight f3. Knight c6, knight c3, pabitin muna o hindi muna nag-open Sicilian, nag e6 saka nag d4, open Sicilian na, c takes d4, knight takes d4, nag a6, knight takes c6, b takes c6, at dito ay nag e5, okay? So ito yung tinatawag na Sicilian time manob sa ibang katawagan, yung iba naman Sicilian Paulsen variation. So itong e5 ay pang-ipit. Okay, para hindi maka d5 ang black kasi kakapturin lang and then passant capture ang tawag doon ha, and then masisira po ang pawn structure ng black. Kaya yan ang idea ng e5 eh, pang-ipit kagad. So dito, nag queen c7, so linyado pa rin, threat yung pawn sa e5 and then nag bishop f4, dinipensahan. Nag knight e7 ang idea, magna knight g6, nag bishop d3, patuloy lang sa pag-develop, knight g6, bishop takes g6, tinagpas kagad, h takes g6 at dito ay nag bishop g3. Ayan, so yan ang maagang hatid na novelty ni world champion Magnus Carlsen, okay? So ito nangyari na before, dalawa ang notable moves dito na ginawa. So nag-castling, so itinira ni Nepominiachi kay Andrei Kin noong 11th Tal Memorial Blitz 2018, nanalo si Andrei Kin or nanalo ang black. Okay, so dito naman, nag-queen dito, itinira noong 1980 sa laro ni Rogul versus Kirov. Ayan, so naipanalo uli ng black. Grabe ah. Lagi palang talo puti dito. So tingnan natin yung Bishop G3 novelty ni Magnus. At dito, nag C5 si Xiong, castle, Bishop B7, nag Rook E1, so develop. At dito ay nag Bishop E7, so tuloy lang din sa pag-develop. And then nag Knight E4. Ayan. So ang idea dito ni Magnus, so medyo parang may balak siyang mag Knight D6 or mag Knight F6 sacrifice, mga ganung idea. So napakalakas ng Knight sa E4. So dito kung mapapansin nyo, na kay Xiong ang bishop pair. Kaya talagang gustong-gusto ni Magnus na i-exchange yung knight niya sa isang bishop para mawala yung pagka-bishop pair ni Xiong. So malakas kasi ang bishop pair. So dito, nag-rook B8 muna para may mga idea na kapag humataw dyan, capture, magkakaroon ng atake sa pawn sa B2. At dito ang ginawa, nag-B3 para wala ng mga hataw ng rook takes B2. So dito, merong na-miss si Magnus na mas magandang tirada daw. So ito raw ang mas malakas. Knight F6. Sacrifice. Check. So halimbawa kung capturein, may e takes F6. Magkakaroon ng discovered attack sa queen sa C7. Okay? So pasensya na po ha. Medyo maingay kasi umuulan. Ang lakas ng ulan. Sana hindi marinig sa mic. Okay? So dito, ang idea, mangyayari, ang gagawin daw ay queen C6. Ayan o, may threat ng mate sa G2 and then mag-F3 lang daw iba black. And then, yun, nakatreat pa rin yung rook sa B8, nakatreat pa rin naman yung bishop sa E7. So, anong gagawin? Halimbawa, kung mag-rook C8, iwas ang tore, may F takes E7, king takes E7, then C4. So, dito, nananatili pa rin advantage ang puti. Okay, so, knight F6 daw talaga ang the best na bato. Nako, ang lakas ng ulan. Bumagsak ang ulan. So, dito, pag knight F6 check, kung hindi papansinin, halimbawa, king D8, kahit pa paano, nakapuhunan na, may puhunan na ang puti na hindi na makakapag-castling ang black. So medyo malaking puhunan ang gagawin ng puti, magbi-B3 lang. Then slightly better for white. Okay? So tapos mamaya, pwede namang bumalik na lang. At least yung king, nasa gitna na, hindi nakapag-castling. So may pagka-positional advantage. Yun ang mas the best. Pero ang ginawa dito, nag-B3. So natumpukan naman dito ni Xiong ang good move na C4. The best. Ayan, kasi para hindi na rin maka-C4 ang puti, mag-gain ng space. At dito, nag-queen D4. Ayan, so sinentralize ang queen. Nag-C takes B3, C takes B3, and then nag-bishop takes E4. Ayun lang.
ibinigay ang isang obispo. So hindi sana dapat ibigay daw yan. So ang tira lang daw dito ay castling lang. Mananatiling slightly better for black kasi nga may bishop pair. Ayan, so malakas masyado yan eh. So wala, ibinigay ni Xiong. Siguro na pressure na rin sa knight sa e4. Nag queen takes e4 and then nag castle. Rook a d1. Ayan, oh, talagang pinag-initan na. Pinintahan na ang backward weak pawn sa d7 at dito nag-rook fc8, so nagtuloy lang sa pag-develop. Nag-h4, so para at least release na rin ang back rank, may pasingaw, and then may mga ideal h5 mamaya. At dito nag-rook b4, ayan, pinireassure na ang queen sa e4, then nag-queen d3, yun nga lang ang malakas sa tira. Atake na ang pawn sa d7, may atake pa sa pawn sa a6 at ang ginawa dito, nag-a5. Queen takes d7, ibinigay na. May bishop takes h4 din kasing bawi. Ayan. So, yan ang idea ng rook b4 eh. So, dito, nag-queen takes c7, rook takes c7, nag-a3 muna, nag-rook g4, bishop takes h4, rook takes h4, nag-g3 tineret, nag-rook h5. So, dito, ang evaluation ay equal. Okay? So, tabletas lang, equal. So, nag-b4, nag-rook b7, then nag-rook e4. So, dito, kung mapapansin nyo, libre ang pawn sa a5. Bakit hindi kinapture ni Magnus? Kasi kapag nag-btx a5, wala, mag-rook a7 din eh. Mababawi din naman. Okay, so ingat tayo sa mga capture-capture, lalo na pag kinapture natin, eh, madali lang din palang mababawi. Plus, kapag na-capture na yan ng black, eh, dalawa na ang pag-iinitan ng black dyan. Diba? Paborable or pabor sa black pagkaganyan. So, ang ginawa dito, nag-rook e4 na lang si Magnus, imininti na ang pawn sa b4 at dito, nag-rook b5, ayan na. Inatake ang pawn sa e5, then nag-rook d8 check, king h7, nag-rook f8, ayan, inatake ang pawn sa f7, nag-a takes b4, at dito, nag-rook f5, dinipensahan muna. Pero dito daw, kung dediret yung capture lang sa e5, eh, pwede rin naman daw, rook takes e5, rook takes e5, then rook takes f7, so equal lang, mag-g5 lang daw dito. Kasi hindi basta-basta maka-rook b5 dito ang black, kasi nga, mag-rook f4, babalik lang eh. Ibang usapan yan. So dito, G5 lang daw muna. Okay, para walang rook F4 and then mag-rook B5 na. And kapag nag-rook B7 naman, ang gagawin naman may rook E1 check, king G2, and then G4. Ayan ang maganda. So yung rook ay madali nang pumunta sa rook behind the passpawn. Okay, mas maganda palagi ang tore nasa likod ng passpawn ng ating kalaban. Okay, lalo na pag rook and pawn. Rook and pawn ending na naman. Kanina inanalyze natin rook and pawn ending sa laro ni Xiong at ni Wesley. So ito, rook and pawn ending, oh, ang dami talagang drawish line sa rook and pawn ending. Okay, so equal daw yon. Okay, so balik na tayo dito, nag-rook f5 si Xiong. So dinipensahan niya muna yung pawn sa f7 at dito nag-rook h4 check, bumalik rook h5, and then nag-rook c4. Ayan, so may mga intention si Magnus na mag-rook c8, may mga kiliti sa h8, mga ganon. So dito, bumalik uli si Xiong, so nag-rook f5 ulit para manatiling depensado ang pawn sa f5. So dito, nag-g4, inatake ang rook sa f5, at dito, nag-rook f3. Grabe, binuwena si world champion Magnus Carlsen dahil yan ay blunder na bitaw ni Jeffrey Xiong. So ang mas maigi raw dito, capture na lang uli yung pawn sa e5. So marahil nape-pressure dito eh, sa kaming rook c8. Pero wala naman eh, mag-rook e1 check lang daw. Pag king g2 and then king h6, sabay takbo sa g5. So equal pa rin daw. Ngayon, pagpalagay natin mag F4 para ang idea mag-rook h8 check, tipong mamamate ang black sa h6, mag g5 lang daw. Wala. Kasi pag chumik, may ganun eh. King g6 eh. Kembot lang. Walang mate, so tabla lang. Yun ang hindi maintindihan dyan. Bakit ang ginawa dito ni Xiong, nag-rook f3 at dito, ano kaya ang itinira at binitawan dito ni Magnus na pagtira niya, decisive advantage kaagad si Magnus. Sige po, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post, gawin yung puzzle, at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat, ang binitawan ay G5! Naku po, grabe. Ang laki ng problema dito ni Xiong. May rook H4, mamamatchas. Yan ang mabigat dyan. So, meron ding rook C8, mamamatchas. Hindi makapagpasingaw ang black dahil naipit ng pawn sa g5. Ano ngayon ang gagawin? So ginawa ni Xiong dito, nag-rook h3 na lang para walang rook h4. Eh wala, nakitang-kita na. Hindi nag-rook c8, matiyas sa h8. Paano gagawa ng paraan yan?
So kung po pwede nga lang tumalon yung Tori sa B5, eh, no? Rook next G5, check. Kaso wala pa rin yata. Mali pala. Kahit pala mag rook G5 check, king F1, wala rin pala, no? Kasi hindi na naka, ano eh. Ay, oo, pwede, pwede. Pwede pala. Pagpalagay natin wala yung pawn sa E5, ba? Ayan, baka pagkamalian nyo po, ha? Dino-joke ko lang kayo. Halimbawa lang kung pwede lang tumalon yung rook, makapture yung G5, pwede pala. Kasi king F1, rook H1 check, king E2, may rook takes E5 check. Paki-imagine nyo po. Then, makakapagpasingaw ng G5, may pasingaw na. Ayun. Pero yun nga lang, palagay ko ano pa rin eh. Winning pa rin ang puti. Kasi yung rook na sa H1, pag check, makakapture yung rook sa H1. Pasensya na, medyo nagulo kayo doon. Pero dito, dahil hindi nga pwedeng tumalon ang rook kasi nga blockaded ng pawn sa E5, hindi posible yon. Dahil rook H8 coming na, matchas na po mga kababayan. Okay, kaya dito ay talagang nag-resign na si Xiong. Okay? So grabe, no? Ang tindi naman from equal position. Akalain nyo na ganyanan pa ni Magnus? Magaling na, buenas pa. Ano ba yan? So wala tayong magagawa. Magaling talaga eh. Okay, so susunod nating aralin ay ang naging laro naman ni Wesley. Okay, antabayanan nyo po. So salamat po, sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.